Kamusta mga kagacha? Welcome back sa akin channel sa Gacha Wade. Sa previous video ko, nabanggit ko is yung tungkol sa update ng Axie dun sa negative side kung hindi ka magiging competitive player. Ngayon, tignan naman natin yung positive side. If ever na isa ka sa mga competitive player, ano yung rewards na ibibigay sa'yo ng Axie Infinity? So ako bilang isang competitive player, papakita ko sa inyo yung personal experience ko dito sa Axie Infinity and magkano yung average na kinikita ng isang competitive player. And ganun din, puro positive side naman yung sisilipin natin pagdating dito sa Axie Infinity. Since ang Axie Infinity ngayon, gusto nila na the more value you give to the game, ganun din yung value na ibibigay nila sa'yo. Kumbaga, yung reward is para sa mga competitive player. Since ang Axie Infinity nga is going towards competitive gaming. Kumbaga, nakabase sa skill mo and sa ininvest mo sa Axie, yung magiging rewards mo. So, the more you invest in a good team ng Axie, syempre, the more na mas magiging maganda yung kitaan mo. Pero kailangan, you are also a good player. Hindi lang yung good team lang, pero hindi ka naman marunong maglaro ng team na yon. Kailangan, maibigay mo rin yung skill mo, ma-improve mo rin yung paglalaro mo sa Axie Infinity. And currently, ako nandito ulit sa rank 2,000, pataas. And papakita ko sa inyo yung average income ng isang competitive player at ano pa ba yung mga ibang bagay na ibibigay sa atin ng Axie Infinity if we remain competitive and we keep on improving sa game na to. So ako, nung nagsimula ako sa Axie Infinity 4 months ago, ang initial investment ko nga is 29,000 pesos. And from there, napalaki ko yung team, nagkaroon ako ng scholar. Yung SLP ko that time, hindi ko siya kina-cash out as cash. Pero ang ginawa ko sa SLP ko, kinonvert ko siya sa Ethereum and pinambili ko ng Axie. At napalago ko yung team na yon sa pamamagitan ng income ko mismo sa game. So yun lang, hindi ako nakakapag-cash out, pero napalaki ko yung team ko. Ngayon, I have 3 scholar accounts currently and lahat sila competitive naman. Pero i-share ko lang sa inyo yung average income ko on my own account kung ano yung team na ginagamit ko. So ngayon, yung team na ginagamit ko na is around 45,000 sa pesos yung investment sa team na to. Ito ay aqua, reptile, at plant. Ngayon, ano yung mga skill ng aking team? So, itong ginagamit kong plant is pure plant. Meron siyang pang lifesteal kapag plant yung target. So, mataas yung damage and defense nito. Ganun din, meron siyang sariling mataas na damage, mataas na shield. At ito yung pinakang purpose din niya is yung draw a card. So, tinatiming ko to kapag yung beast or yung mga bug a-attack, gamit yung beast card para makadraw tayo ng card. Marami tayong choices next round. Ito namang aqua na ginagamit ko, nasa backline siya. Ang pinakang damage dealer nito is Risky Fish and Branch Charge combo. Kapag nilagyan natin ng Risky Fish against Reptile and Plant, magkakaroon siya ng Attack Plus 20%. Pag tira nitong Branch Charge, aabot ng 180 plus yung damage. Kapag pinag-combo yung dalawang yan against Reptile, Dusk, and Plant. Kasi dumadami ngayon yung mga Reptile sa arena, marami ring Plant, lalo na sa matataas na rank, puro Plant, puro Reptile. So maganda yung combination na to. At ito naman, imbis na goldfish, imbis na speed up, nilagay ko itong scale dart kasi mataas yung damage niya, 120. At isang energy gain. And lastly, ito naman yung panggitna, yung mid champ, pang stun. Ito naman, double counter yung build niya. Meron siyang counter sa melee, meron siyang counter sa range. So nagagamit ko tong ganitong setup. Kapag mga bird yung kalaban, yan, namamatay sila sa sarili nilang attack. Ganon din, pag beast yung kalaban, pwede silang mapatay sa sarili nilang attack. And kahit minsan Terminator, dahil all melee yung attack ng Terminator minsan na nakakalaban natin, yan, nadadamage din sila sa sarili nilang attack. Ito naman, wala lang dahil mataas yung shield niya and 100 yung damage. So, naging ganito yung reptile ko and pure reptile naman to. So, mataas-taas din yung ano niya, HP. So ngayon, magkano yung average income ng team na to worth 45,000 pesos and staying sa rank 2,000 plus. So minsan umaabot tayo ng 2,100, 2,200. So sa mga rank ngayon, umaabot ng 21 SLP per win, minsan naman 18 SLP per win sa rank 2,000. May times din na 15 SLP na kukuha ko per win sa rank na to. So dito sa aking tracker, tinatrack ko rin yung sarili ko.
So today naka 219 SLP ako, yesterday 261 SLP. Pero ang tinitignan ko diyan is yung average na kinikita ko sa paglalaro ng Axie. So yung pinakang average ko is 220 SLP. Yung average natin. So ngayon tignan natin kung magkano yung average income kapag ganito yung SLP na nakukuha natin in a daily basis. Syempre paiba-iba yan every day, pero dito na lang natin i-base sa average. So gagamit tayo ng calculator. So kung 220 SLP yung kinikita ko sa team na to worth 45,000 pesos. At ito yung kaya niyang i-generate na SLP in a daily basis. I-times natin sa 30. So meron tayong 6,600 SLP sa isang buwan. Ngayon, magkano ba yung palitan ng SLP? I-refresh natin para makita natin yung current. So ayan, 3.51. So i-calculate ko to sa 3.51. So ito yung average. Average lang, hindi naman laging ganitong exactly. So average income natin in a monthly basis. So para sa akin, malaking bagay na tong ganitong income in a monthly basis, no? Talagang ganito rin naman yung sinusweldo ko before nung isang call center agent ako dito sa Philippines. Iba kasi yung sahod dito sa Pinas kaysa nung nagwo-work ako sa abroad. Pero malaking bagay na tong ganitong income in a monthly basis. So ito yung kinikita ng main account ko. So syempre labas pa dyan yung kikitain ko sa mga scholar. Ayan, malalaki rin kasi yung SLP na kukuha nila. Pero yun nga, kapag nag-invest ka ng mas marami at mas maganda yung team mo, at ganun din na magaling kang player, syempre, mas okay yung magiging income mo. So ako, nandito lang naman ako sa rank na to. So syempre, mas matataas yung mga kinikita nung mas magagaling pa na player na nasa mas matataas na rank kasi laging 21 SLP yung pwede mong makuha doon. At syempre, kung nakapasok ka sa top 1,000, kagaya ng every season na meron silang reward, mas malaki pa yung kikitain mo kasi merong makukuhang AXS in-game. So, the more you strive hard, the more you put value and effort to the more the game will reward your efforts. So, yun yung nakikita ko sa Axie Infinity. Gusto talaga ng developer na yung mga Axie player is mag-improve. So, the more you improve, the more na i-reward nila yung effort na binibigay mo sa game. So hopefully no, makapasok tayo sa rank 1000 next season kasi season 18 is tapos na. Season 19, pag dumating yan, may another reward bracket na naman. Hopefully mas lakihan pa nila yung reward bracket. Halimbawa top 2000 kasi masyadong nagiging high na yung competition. So sana lakihan nila yung bracket para mas maraming player yung ma-reward as they strive hard sa paglalaro sa Axie Infinity. So kayo, kamusta naman yung experience nyo as a competitive player? Nasa anong rank kayo? Magkano yung average income nyo or yung SLP nyo na nakukuha in a daily basis? Hopefully, life-changing din yung income para sa inyo na malaki yung naitutulong nito, lalo na ngayon na pandemic, mahirap maghanap ng trabaho, mahirap magtrabaho sa lalabas ka pa ng bahay at minsan night shift ka pa, babiyahe ka pa, lalo na yung traffic, no? So maraming benefits pagdating sa NFT world na naglalaro ka lang sa bahay. So we are blessed talaga sa panahon ngayon na meron ng NFT game. So very grateful ako na dumadami ng NFT game, hindi lang Axie. So marami tayong choices kung saan may enjoy natin yung type ng game na gusto natin. So kung ayaw natin ng card game tulad sa Axie, meron na ring shooting game, meron na ring parang Mobile Legend na lalabas. Gagawa natin ng mga review yung mga other games na yan, na talagang dumadami na yung mga choices natin. So sa ngayon, itong Axie Infinity, isa siya sa pinakang stable na kitaan. Although lumiit yung SLP, pero stable pa rin yung earning. And talagang magtatagal itong game na to. So yun lang mga kagacha, hopefully mas naintindihan nyo kung saan napapunta ngayon yung Axie. The more effort and skill na meron ka sa game, the more na rewards na ma-earn mo. So yun lang, salamat sa panonood, huwag kalimutan mag-subscribe and see you sa next video.